Thank you, blessed builders. Thank you, blessed builders. Magandang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ngayong araw po ito, ipapakita po natin yung full house tour po natin sa ating project sa may Palatpora. Yan, salamat po sa Panginoon na turn over po yung unit na ito noong Feb 21, which is Monday. Sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos po ang kaluwalhatian dahil nakatapos na naman po tayo ng panibagong project. Shout out po pala sa mga owner ng bahay na ito, kay Ma'am Aiza and Sir Dads. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa Blessed Builders. Yan, at sa mga nag-inquire po sa page po namin, pasensya na po, hindi ko po kayo agad nare-replyan. Medyo busy lamang po for the past few days dahil may ino-open po kaming new project. Yan, update po namin kayo doon. Salamat po sa Panginoon. At before po tayo magsimula, i-share ko lamang po yung napakagandang verse sa Proverbs chapter 3, verse 6. Ang sabi po dito, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. Yan, ano man po yung mga ginagawa po natin. Sabi po dito, we have to put God first para po lahat po ng effort po natin, lahat po ng mga ginagawa po natin ay mapalitan po ng success. Yan, sa tulong po ng Panginoon. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, bali alam, ayan po yung lot ni Sir Dads. Kasama po natin yung wife niya. Pati panganay po, ma'am. Ayan, hello po, ma'am Aiza. Ano pong name ni Kyle? Bunso? Kyle? Ayan, baka gusto niyo pong batiyan si Sir Dads. Ayan, ayan po yung si Sir Dads. Ayan, nasa hello Sir Dads. Ayan. Ayan, nasa US po siya. Madaling araw daw po yung oras ngayon doon. So, sa Maryland. Ayan, ayan po yung lahat nila. Bali, meron pong mini swimming pool. Ayan, tignan po natin. Hindi pala siya mini. Medyo malawang ma'am, no? Ayan. Bali, itong swimming pool na to, hindi po siya natatamaan. Bali, mag-setback po kami ng 1 meter dito. Tapos, 1 meter din dito. Dito sa right side. Punta ko sa likod para makita niyo yung buong lote. Ayan. So, yan yung buong lot natin. Okay, tapos shoutout ulit kay Sir Dads. Ayan. Kamusta po dyan? Nasa USA. Sir! Sabi ka na sa sir. Ayan pala si, ano, si Harold, yung headmaster natin. Sir, baka may gusto kang shoutout. Shoutout kay... Kanino? Kay Roldan, kina Alvin, yan. Norvin, shoutout sa inyo. Yan. Family member, wala? Kay Mrs. Kay Mrs. pala. Musta ka dyan? Ayan, so Rold, pakilala mo yung ano, yung team natin sa Korak. Start tayo dito. Yun, oh. Ito pala si Edelbert. Edelbert? Hi po. Ayan. Sir, baka may gusto kong i-shoutout? Shoutout po sa asawa ko, tsaka sa tatlo kong anak. Ayan, ano pangalan ni Mrs.? Si Myra Bulante. Ayun, shout out po kay Ma'am Myra. Ayan, next po. Si Kenneth naman to. Kenneth? Ayun. Ayun, Sir Kenneth, baka may gusto kang shout out. Shout out po sa kabit ko. Kabit? Ayan, si Kenneth. Doon tayo sa kabila. Rold, dito sa kabila. Ayan, nagpupogi yan ang team Korak. Ayan. Ayan, Sir. Pakala ni Sir, kapatid daw siya ni, ano, ni Mason. Sir Harold. Yes, si Rolly. Sir Rolly, ayan, baka may gusto kang shoutout. Shoutout ko po yung ano, Mrs. ko at yung anak ko. Ayan, ano pangalan ni Mrs.? Margie. Ma'am Margie, yun. Ma'am Margie, shoutout po. Yun. O yan, next po tayo. Yun. Pass. Sir, pangalan ni Sir?
Kuya Ramil. Kuya Ramil. Kuya Ramil. Ayan, Kuya Ramil, baka may gusto kang shoutout. Shout-out. Batiin, may gusto kang batiin. Ano, kaya na rin familiar. Wala na, wala. Ayan, si Kuya Ramil. Ayan, dito tayo. Luwa na yung asawa ko. Ayan. Oh, Rol, sino next? Tiniente. Tiniente, Ronald. Ayan, Tiniente Ronald, baka may gusto po kayo batiin. Binabasi ko yung asawa ko at anak ko. Ano pangalan po ni Mrs.? Marivic. Ma'am Marivic, ayan. So, yan po. Yan po yung bubuo sa Team Palat Porak. Ayan. Pagkilala din po pala namin yung ano, yung friend namin. Ayan, si Tagpi. Si Tagpi. Ayan, araw-araw dito yan. Saka si Brownie. Brownie. Ayan. Ayan. Yan o, yung pogi natin nakahalo. Yan o. Ayan, nakapagbiga na sila sa baba. May asintahan na rin. Medyo mabilis yung trabaho dito. Ayan, bali yung lupa pala nila, Sir Dads. 300 square meter yung sukat. Ayan, set po natin yung update. Pasok tayo. Para dito hindi pa nila nilagyan ng asinta. Para hindi sila mahirapan pumasok. Oh, sir, balita. Ayan, dito po kami ngayon sa harapan ng bahay. Hindi ko pa pala nabigay yung details ng bahay dito. Bali, yung lot po ni na Sir Dad saka ni Ma'am Aiza, 300 square meter po yung total. Bali, 3 bedrooms. Bali, 3 bathrooms pala. Pati yung sa likuran kasi yung dirty kitchen, meron siyang banyo. Tapos, isang storage. Yan, importante kasi yung storage room sa isang bahay. Para yung mga walis, mga dustpan. Yan, doon mo siya ilagay. Yan na po. Yan na po yung latest update natin sa Porak. Yan, masintahan. So, may bina na. Yan, pa-roofing na sila. Tapos, nagpapalitada na sila sa loob. Check po natin sila after. Ayan, so palitada na. Start na yung palitada sa loob. Ayan, medyo lumitaw na yung sura ng bahay sa loob. Ayan mga ka-blessed, nandito tayo ngayon sa Palat Porak para ma-check po natin yung update kung ano yung natapos. Ayan, kasi ongoing na yung roofing. Going ning roofing. Ayan mga ka-blessed, nandito tayo ngayon sa May Porak. Ayan, yan po yung mga pinakahuling update po natin sa Porak site. Ayan o. Sa Bado po ngayon, so pauwi na yung mga yung Team Porak. Ayan, shortened period po sila kapag Saturday. So check lang po natin yung progress nyan. Ayan, so ongoing po yung pag-roofing. Ayan, nakabalangkas na po. So ilalatag na po yung mga yero nyan. Ayan, kulay white din po yung ginamit natin na yero. Tapos itong portion po na to sa gilid, sa left side ng parking, papalagyan po ng tiles yan. Pati po ito, itong mga hindi nakamasilya, tiles din po yan. Ayan. Ayan mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa Porak site. Ayan, ito po yung mga pinakauling update po natin sa Porak as of December 3. Ayan o. Naka-gutter na po. Stainless po yung gutter ni Sir Dad at ni Ma'am Aiza na request dito. Ayan, may added cost lang po kapag gutter kasi po mas mahal po ng konti yan compared po sa mga colored flashing and gutter. Ayan, naka-spandrel na rin. Ongoing po. Spandrel. Tapos may mga poste na rin po. Yung terrace at saka yung parking. Ayan mga ka-blessed, dito po tayo ngayon sa Palat Porak. Ayan, date po ngayon is January 3. So ito po yung pinakahuling update po natin. Ayan, so na ayos na po yung backwood, naalis na po yung mga dating grills. Tapos may mga groove na po yung
yung pong wall natin sa harapan. Yan, pati po yung gate po dito, yung main gate, papapalitan po namin para mag-modern po yung gate niya. Tapos nilagyan na rin po namin ang service gate dito. Yan, so nakisame na, nalagyan na po ng kisame yung sa garahe. Yan, check po natin yung update. Yan, bali ito po yung magiging parking niyan. Meron din po silang grills dito, pina-add po yan. Grills accessory. Yan. Tapos dito po, yung kisame nila. Finishing na po yan. Bali, cove light po yan, naka-partition lang po. Dito po kasi yung dining. Yan, dito. Tapos dito po yung pinaka living po nila. Living area. Bali, yan po yung TV wall niyan. Ayan, ongoing po yung pagtatiles dito. Patapos na po. Ayan, bali, natiles po yung mga poste. Ayan, lahat po ng poste, nakatiles po yan. Yung poste dito, may parking. Tapos yung po mga poste sa... Ayan, dito po sa may terrace. Ayan, tapos yung poste po dito, maglagay po tayo ng... wooden tile na nasa 20 by 100 po yung size nito. Ayan, tapos nag-add din po ng tiles si Sir Dodge dito. Ayan, sa ilalim po ng window. Ayan, pati po yun dito sa may main entrance. Tapos ito po yung masters. Yan, light gray, tapos nagpo-design po sila ng ganito. Yan, bali nag-add po si Sir Dodge para po mapalagyan ng ganyan design. Medyo matrabaho po kasi yung ganyan design kasi i-take po yan ng isa-isa. Tapos, i-finish pa siya. Yung pagka-cutting po ng pintura, yung medyo matagal kapag po ganyan yung design. Pero maganda po yung naging result niya. Ayan mga ka-blessed, nandito tayo ngayon sa may palatporak. Ayan o. Konti na lang po. Mata-turnover na po ito. Na-turnover na po yung mga unit natin sa Lubao at saka po sa Villa Emilia Tarlac. Kaya ito na po yan yung next turnover po natin. Ayan, konti na lang po. Bali, paint job na lang po. Yung kulang. Tapos, turnover na po natin. So, check po natin yung bahay. Bali, yan po yung mga grills po niyan. Kulay dark gray po niyan. Tapos yung wall po niya light gray. Tapos may mga lining po siya na kulay white. Tapos ito pong mga grills niyan na to. Ayan, itong tubular grills na to. Ito, saka yan po. Ito, yung lahat po ng grills dito po sa may terrace. Papa kulay po ng white yan. Ayan, para po mag-contrast po sa kulay po ng bahay, which is kulay gray. Ayan. Ayan mga ka-blessed, nandito tayo ngayon sa ating site sa May Palatporak. Ayan, sa wakas po, ta-turnover na po natin yung unit po natin dito. Bali, date po ngayon is nasa February 21. Ayan, so samahan niyo po kami para makapag-house tour po tayo sa bahay na to. Sige po, pasok po. Ayan, so pagpasok po sa bahay, yung makita po natin is yung una, yung space po natin for the garden. Ayan. Tapos, dito po muna tayo sa may parking. And then, sa may left side po ng bahay, yun po yung parking po natin. Bali, sukat po ng parking is nasa 3.2 by 6 meters po. Ayan, ito po yung lawak ng parking natin. Pwede po siya sa isang sasakyan. Pwede pong SUV or pwede pong pickup truck. Ayan, kakasya po siya dito.
Ayan, tapos yung po palang pinakasukat ng lupa po natin dito sa Mayporac is nasa 300 square meters po. Yung total lot area ng lupa po dito. Tapos yun ang pong bahay, kung makita po natin, yan ba, parang maluwang po siya sa harapan. Bali, pinaka-floor area po ng bahay kasama po yung dirty kitchen is nasa 145 square meters. Bali, yung total po nating rooms is nasa 3 bedrooms. Tapos meron po tayong 3 toilet. Tapos meron pong 1 storage room. Meron din pong dirty kitchen na kahiwalay sa likuran. Tapos meron pong laundry at saka meron po tayong lanay. Ayan, samahan niyo po kami. Pasok po tayo sa bahay. Ayan, so ayan, upon entry po sa gate natin, pagpasok po natin dito, bubukod po sa atin yung terrace po natin. Ayan, napakaluwang po ng terrace. Kung titignan po natin, meron po siya dito. Ayan, sa part na to, tapos meron din po siya dito sa may right side. Tama po, if ever may family gathering, yan, pwede po dito. Pwede rin po siyang tambayan kasi napaka-pressing po ng bahay na ito. Facing east po siya, so morning sun. Kapag umaga po, dun po yung araw. Kapag tanghalian na po, nasa likuran na po yung araw. Yan. So, sige po, mamaya ako na po ipapakita yung mga details po ng mga tiles po natin. Papakita ko lang po yung spacing po ng bahay para makita nyo po. Check po natin yung sa loob. Ayan, mga ka-blessed, upon entry sa bahay po, yung pong makita po natin is yung pong living area. Ayan, bali, ito po yung pinaka-living area niyan. Ayan, tapos yung pinaka-TV wall po nila is nandito sa may side na to. Tapos, ito po yung pinaka-living, ito po yung space niya. Ayan, para makita niyo po siya. Sarado ko lang to. Ayan. Okay, tapos after po ng living, sa side po natin is yung pinaka-dining. Ayan, ito po yung dining niya. Ayan, so yung po concept po ng bahay is open concept po. Usually po, ginagawa ito para po magmukhang maluwang po yung bahay. Ayan, so dito yung dining, and then sa may right side po, ayan. So ito na po yung pinaka formal kitchen po nila. Ayan. Ayan. So ito po yung pinaka bar counter. Tapos dito po yung kitchen sink. Ayan. Pakita muna natin. Ayan, so mamaya po, papakita ko yung mga detailed materials na ginamit. So for the meantime, check nyo po muna yung spacing. Ayan. Ayan, tapos dito po, nakatago po sa may likuran, yun po yung pinaka-storage. Ayan. Medyo maliit lang po ito, nasa 1 meter by 3 meters. Ayan. So sige po, wala pa pong ilaw. Pero ito po yung spacing niya. Ayan. Pinaka-storage. Okay? Ayan, so mula po sa storage, diretso po tayo sa may master's bedroom. Ayan, so dito lang po yung master's bedroom niya. Ayan, so katabi lang po siya ng dining area po natin.
parang design art wall, yung pong pinalagay ni Ma'am Aiza and Sir Dad. Yan. So, pali yung pinaka-headboard po niya nila is dito siya. Yan, tapos doon po yung, dito po sa side na to, yung TV wall. Yan. Tapos dito po yung cabinet. Yan, meron po silang cabinet. Mamaya, i-discuss ko po yung details ng mga cabinets nila. Yan, tapos sa side po ito, ito po yung CR po ng master's bedroom. Pasok po ako para makita niyo po yung space natin. Yan. Okay. Yan. Tapos yung mga details po, mamaya ipapakita ko po sa inyo. I-discuss ko po yung details kung ano yung mga included. Ano po yung mga pina-add ni Ma'am Aiza and Sir Dad. Yan. So, proceed po tayo ngayon sa second and third room. And from our master's bedroom, ayan, munta naman po tayo sa mga rooms. Yan. Rooms po ng kids. Ayan, dito naman po, sa may part na to, ayan, pambabae po yung room na to, sa anak ni Sir Dad at Ma'am Aisha na babae, si Kyle. Ayan. Kulay, parang lavender yung kulay ng room. Yung mga rooms po pala natin, standard size po, nasa 3 meters by 3 meters. Yan, tapos sa side na to, naman po yung room na panlalaki. Yan, sa panganay po ni Sir Dad and Ma'am Aiza, yan, kulay sky blue. Yung pong kulay ng room, same size po, yung room 2 and 3, 3 meters by 3 meters din po. Tapos sa gitna po, in between room 2 and 3, ito po yung common restroom or CR. Ayan. Napasok po ako, mas malaki po yung sa master's bedroom po natin. Ayan. Okay, so identical po yung design ng dalawang bathroom natin. So, meron po siyang ganito po yung design ng wall, shower wall niya. Tapos ito po yung sa bathroom wall naman po. Magka-same lang po yung design nila. Okay? So, after po dito, proceed po tayo dun sa sinasabi ko kanina, yung dirty kitchen. Yan, nakahiwalay po kasi yung dirty kitchen nila. So, dito po tayo sa may likuran. So, yung pong access dito, ito po yung back door, ito po yung storage kanina. So, yan. Yan. Paglabas po natin, ito po yung lanay. Yan. So, okay po. Check natin. Yan, ito po yung pinakalanay nila. Yan ang may pagkain na. Salamat po kay Sir Dad at Ma'am Aiza. Nag-prepare sila ng food. Yan. So, ito po yung pinakalanay nila. Yan, kung magbe-breakfast, pwede po dito. Yan, kung may gathering, meron pong enough space po dito. Yan, pati yung dyan, mismo papakita ko po mamaya. So, ito po yung lanay. And then, sa harapan ko po is yung dirty kitchen and laundry. Sige po, switch po natin yung camera. Ayan, from lanay, ayan po. Ito po yung sinasabi kong dirty kitchen. Hindi po siya mukhang dirty kitchen. Ayan, parang another bungalow house po siya. Ayan, pero ito po yung dirty kitchen. Tapos, ito po yung bathroom. Ayan, yung outdoor bathroom po nila. Ayan, tapos sa may side po ito,
Yan, ito po yung laundry. Yan. Labahan. Dito po, meron din po siyang sink dito. Yan, so para makita po yung space, papuntahin po natin doon yung cameraman natin. Ayan, so yan po yung pinaka-space po natin. Actually, yung space po dito is mas marami po siya sa likuran. Yan, para meron pong, kung meron pong gathering, yan, napakaluwang po ng space na ito. Yan. Okay, sige po, pakita po yung dirty kitchen po nila. Yan. Yan, kung makita po natin dirty kitchen, ito po yung counter top natin. Tapos may mga cabinets na rin po. Yan o. Yan mga ka-blessed, after po ng house tour natin, yan, i-video ko naman po gamit yung camera natin para ma-discuss ko po in details yung mga materials na ginamit po natin sa bahay po na to or sa project po natin din sa may Palatpora. Yan, yung pong start po tayo sa gate. Yung pong kulay ng gate po natin is smoke gray. Yan. Smoke gray po yung sa pinaka-babang part. Yan, tapos yung mga grills po niya is nasa sil gray. Yan, so ito po yung pinaka-gate po ng sasakyan. Tapos yung pedestrian gate po natin is nandito. Yan. Yan, so pagpasok sa gate, yan, makita po natin agad yung napakaluhang po nilang porch or yung terrace. Yan. Yan. Tapos ito pong space na to, yan, for garden, hindi lang po naka-landscape, pero in the future lang po papa-landscape po yan. Tapos, yan, ito po yung pinaka main entrance po natin. Yan. Mamaya po, i-check po natin yan. Tapos, ayan po yung space natin sa may terrace. Yan, no? Tapos, sa may side po na to, sa may left side natin is yung parking space po natin. Yan. Sa parking space naman po, gumamit po tayo ng mga wood accent na tiles. Yan. Tapos, sa flooring naman po, yan, semi-gloss po yung ginamit po natin. Kulay gray din po yung kulay. Tapos, sa wall po natin, smoke gray. Yan po kulay natin. Tapos, sa mga poste naman po, papansin ninyo po, yan, parang makintab po siya, pero originally po, yung mga tiles po yan, 30 by 60, matte po siya, pero pinarequest po siya ni Sir Dads na ilalagyan po ng tile sealer para kumintab po siya. Kaya kung papansin ninyo po, yan, parang may kintab po yung mga poste. Yan. Tapos sa gilid po na to, yun po yung access po natin sa ating lanay, saka po sa dirty kitchen. Yan, mamaya po puntahan po natin yan. Yan, tapos ito pong mga grills na to, yung mga accessory. Yan, tubular po yung mga ginamit po natin. Pati po sa mga grills po natin sa may gilid. Yan, tubular din po yung ginamit natin. Yan, pati po dito, nagpa-request po sila ng tiles. Yan, same po ng tiles sa may poste. Yan. Tapos kung papasin niyo po, usual design po sa mga windows po natin, nasa loob po yung mga grills. Yan. Reason po bakit sinasuggest po namin nasa loob yung mga grills ng mga window para po ma-emphasize po yung ganda ng mga sliding windows. Yan, kung titingnan niyo po, ayan oh. Napaka-elegant po kasi tingnan kapag nakalitaw po yung mga sliding windows natin na walang sagabal. Yan. At iba sa may side. Yan o. Yan. Tapos po pala, yan na. Shoutout po pala sa camera woman. Yan. Si Mrs. po. Ito po yung nagka-camera kanina sa atin. Yan o. Yan. Siya po yung assistant slash cameraman natin. Yan. So, sige po. Pasok po tayo sa loob. Yan. So, ito po yung main entrance. Yan. May tiles din po. Yung main entrance po natin. Ayan. Tapos, upon entry, ayan, yun po palang mga screen natin, pina-add na rin po ni Sir Dads. Ayan, so upon entry, ayan, po yung main door natin. Ayan, upon entry, ayan, bumuhat po sa atin yung sala. Ayan. Ayan, yung mga chandelier po na yan, pati sa kabila po, ayan, pina-add na po yan ni
Ma'am Aiza, Sir Dads, pina-install po. Tapos yung mga styles po natin dito, kulay white po na marble design. Yan yung mga ganyan pong design ng tiles po natin. Upgraded po yan. Yung po kasing usual kasama po sa package po natin is yung parang cream or off-white po yung kulay. Pero yan po yung gusto na Sir Dads and Ma'am Aiza. So, pina-upgrade po nila. Yan. So, yung po cove ceiling po natin dito, yan, dalawa po siya magkahiwalay. Isa po sa sala, which is ito. Tapos, isa po sa may dining. Tapos, yung mga ilaw po pa lang yan, kaya po iba-iba yung kulay kung papansin ninyo. 16 colors po kasi yan, meron siyang remote control. Tapos, may pindot po siya, kayong pipili kung anong kulay yung gusto niyo. Yan. Yan po yung pinili na Sir Dads na kulay. Yan. Minsan violet, minsan blue, minsan green. Nag-iiba po siya. Yan. So, ito po yung pinaka dining natin. Yan. Gaya po nung nasabi ko kanina, open concept po yung bahay. Ayan, pagpasok mo, kita na po yung dining. Kita na rin po yung ayan, yung formal kitchen po natin. Tapos gumamit po tayo ng parang wood tile dito. Ayan, nasa 20 by 100 yung sukat po niya. Tapos in-upgrade po nila Sir Dads yung po countertop po nila. Gumamit po sila ng tiles na 60 by 120. Ayan. Pero yung design po niya is parang granite po siya. Yan, same po dito sa may kitchen top. Yan, 60 by 120 rin po yung tiles na ginamit. Yan, tapos ito po yung sinasabi ko na grills natin. Nasa loob po yung mga window grills po natin. Yan, para makita po yung ganda ng mga sliding window. Tapos yung mga cabinets po pala na to. Yan, actually may kakilala po si na Ma'am Aiza and Sir Dads. Pina-install na po nila. Yan. Para complete package na po yung bahay. So, sila na po yung kumausap sa mga nag-install ng mga cabinets nila. Yan, parang kulay gray na laminated cabinets yung pong nilagay nila. Yan, pati po sa baba, ganun din po. Re-laminated din po. Tapos sa side na to, yan, ito po yung storage. Yan. Importante po yan para po sa mga gamit na kailangan nakatago, dustpan, walis, yan. So, yun. So, after po ng sala and dining, yan, on my left side po is yung master's po natin. So, ito. Yan. So, master's bedroom. Yan. So, nakita po na natin ito kanina. Yan. So, check po natin yung mga ginamit po nating accessory sa bathroom. Yan. So, ito po, kasama na siya. Kasama na yung faucet po natin, stainless. Tapos, yung mga usual na ginagamit po natin na mga toilets. Yan. Yan po siya. Tapos, yung bidet po natin. And then, sa shower po, yan, nag-upgrade po na sina Sir Dads. Sila na po yung bumili ng shower. Yan, pina-install na lang po nila. Pati po yung mga other accessories dito. Yan. Ito po yung tissue holder. Sa masters, proceed po tayo dito. Yan, magkakalapit lang po yung mga rooms. Yan, so start na po tayo sa room sa may harapan ng bahay. Yan, kulay blue. Yan, panlalaki po. Sa lalaking anak na Ma'am Aiza, Sir Dads. Yan. Yan po yung mga grills natin, no? Nasa loob. Yan. Tapos dito, yan, common CR. Same din po. Yung mga ginamit nating materials dito. Ayan. Ayan po. Tapos yung toilet. Same din po. Ayan. Upgraded po yung shower na Ma'am Aiza. Sir Dads. Ayan. Pati yung mga mirror po. Pina-install na rin po nila. Ayan. Dito po. Sa may... Ayan. Dito naman po yung room natin. Na pambabae. Okay, tapos yung pong malang tiles nila dito sa may rooms, yan parang wood design din po siya. Yan, so upgraded din po yung mga tiles nila dyan. Yan. Yan, ngayon naman po, proceed po tayo sa may lanay. Yan, dadaan po tayo sa may back door. Yan, so ito po yung pinaka-lanay natin.
Ayan o, naghihintay na po yung food. Nakain na yan. So ito po yung dirty kitchen. Sinabi ko kanina. Ayan. So yung dirty kitchen po natin, same design po sa bahay. Stainless gutter, tapos spandrel. Last kulay po is smoke gray, tapos sill gray. Ayan. Ayan. So yung pong tiles nila, same tiles po. So may garahe, light gray din po. Tapos ito naman po yung sa dirty kitchen. Ayan, ito po yung dirty kitchen na hindi mukhang dirty kitchen. Ayan, may cabinets na rin po sila. Pina-add na rin po ni na Sir Dad. Aiza. Then ito po yung ayan, banyo. Ayan, same materials po yung ginamit natin. Kahit po na banyo po siya sa may dirty kitchen. Ganyan po yung mga standard natin toilet. And yan po yung laundry. Yan, labahan. Yan, napakalamang pa po ng space dito sa likuran. Ayan mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa aming house tour. Dito po sa project po natin sa may Palatporak. Ayan, maraming salamat po sa Diyos, sa kanya po kapurihan, sa kanya po kaluwalhatian. At natapos po yung project po natin dito sa may Porak. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na managtatanong kung magkano po yung total contract price po ng bahay na ito. Mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. Ayan, lalagay ko po yung link sa ibaba para po ma-assist po namin kayo. Gaya po na sinasabi po namin, yung total contract price po ng mga bahay is nakadepende po yan sa location, sa date of construction, sa total floor area ng bahay at ng mga materials po na gagamitin. Para po ma-assist po namin kayo, just message us po sa ating FB page. And don't forget po to subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa Blessed Builders. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.